Welcome sa ating channel, mga kaibigan. Marami na tayong naging topic tungkol sa mga hula o yung mga hulang mangyayari sa ating hinaharap. Meron nga tayo nitong nakaraan tungkol sa batang nakahula ng lumalaganap na karamdaman ngayon. Meron din naman tayong topic tungkol sa mangyayari ngayon daw 2020 at ito nga ay batay kay Baba Vanga. Marami din siyang nahulaan na natupad nga sa ating panahon at sa kasalukuyan. Kung gusto nyong mapanood ang mga yan, iiwan ko ang link sa baba sa ating description box. Bukod sa kanila, mga kaibigan, marami pa ang mga taong nakakapanghula ng mga magaganap sa ating mundo. Subalit ang kanilang mga hula tulad ng sikat na si Nostradamus, ang lahat ng yan ay batay sa kanilang kakayahan at hindi natin ito pwedeng panghawakan dahil wala naman itong katiyakan o pinanghahawakan na pwede nga itong mangyari. Subalit, merong mga lumabas sa panahon natin na nahuhulaan nila ang mga mangyayari pero hindi gamit ang kanilang kaisipan o ang kanilang katilunuhan man na tulad ng ginagawa nila Nostradamus at nila Baba Vanga, kundi ginagamit nila ang Diyos o ang salita ng Panginoong Hesus sa panghuhula nila ng mga mangyayari at ng magaganap sa ating panahon, at higit sa lahat, minsan pa nga, nanghuhula sila sa pangalan mismo ng Panginoong Hesukristo. Alam mo kasi, kaibigan, makapangyarihan ang pangalan ng Panginoong Hesus, kaya maraming nakapanghula sa kanyang pangalan. Alam mo, hindi po ako ang may sabi niyan. Ganito kasi ang katunayan niyan sa Gawa 4:11-12. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. Yan, kaibigan, yan ang dahilan kung bakit ang pangalan mismo ng Panginoong Hesus ay makapangyarihan, dahil walang ibang ibinigay pala sa silong ng langit maliban sa kanyang pangalan, dahil ang batong tinutukoy dito ay si Hesukristo mismo. Kung babasahin mo, kaibigan, ang salin ng magandang balita Biblia, ang sabi sa bato ay ganito sa Gawa 4:11. Ang Hesus na ito ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Yan, malinaw, si Kristo nga ang batong tinutukoy at batong makapangyarihan na pangalan. Ibig sabihin, kaibigan, kayang makapagpalayas ng demonyo ang pangalan ni Hesus, kaya ding magpagaling ng sakit, kaya din na makapanghula ng isang tao gamit ang pangalan ng Panginoon. Tulad na lang nitong nakaraan, may nag-viral sa social media na di umano, nahulaan daw niya ang pagpanaw ng isang sikat na vlogger. Ang sabi niya sa hula, isang vlogger na papanaw dahil sa sakit na matatawag na cardiac arrest. Ito yung hula na iniuugnay ng mga tao sa ating idol na si Lloyd. Subalit, walang matibay na makakapagsabi na ito nga ang katuparan sa vlogger na si Lloyd. Maaaring coincidence lang ito o nagkataon lang. Subalit, yung nabasa ko itong hula na ito, medyo nainis ako at sumama ang aking loob. Dahil una sa lahat, isa ako sa tagahanga ni Lloyd dahil hindi siya nauubusan ng bagong pakulo o mga content na talagang nagte-trending at talagang sasaya ka. Kaya masakit din sa akin na si Lloyd ay nawala, kaibigan. Isa sa mga dahilan kung bakit ako nagvavlog ngayon ay dahil isa ako sa na-inspire sa kanya. Subalit ako mismo, hindi ko inaangkin o tinatanggap ang hula ni Rudy para kay Lloyd. Pero mga kaibigan, meron akong ipapapansin sa inyo. Meron kasi akong paniniwala tungkol sa hula, kasi para sa akin, dalawa ang ibig sabihin ng hula. Ang una, hinulaan ang mangyayari talaga, kumbaga nakikita niya ang magaganap sa hinaharap. Tulad na rin ng hinulaan din ni Rudy ang mga magaganap gaya sa sinabi niya na magkakaroon ng lindol sa ganitong dako. E totoong naganap nga, kaibigan. Tungkol naman doon sa OFW na kanyang hinulaan, hindi ko na po babanggitin kasi masyadong maselan, subalit naganap din ito. Itong kamakailan lang din, hinulaan pa ni Rudy sa Alabang Muntinlupa na meron daw siyang navivision na ganito ang kanyang sinabi. Meron siyang post na mayroong hashtag Alabang. Ayon sa sulat niya, may magaganap na hindi ka nais-nais na pangyayari. Hindi lang daw isang buhay ang nakikita niyang nawala, at sa kaganapan daw na ito ay may nakikita siyang McDo at Western Union. Yan, kaibigan, at alam mo, noong September 14, 7 araw pagkatapos niyang sabihin ito, totoong may naganap sa Muntinlupa area na banggaan
At doon ay malapit nga ang McDo at Western, subalit ang pagkakaiba lang, hindi alabang ang pinangyarihan kundi barangay poblasyon. Pero malapit pa rin sa alabang kung tutusin. Pero sa madaling salita, naganap pa rin ang mga sinabi mismo ni Rudy. Ang pangalawang uri ng hula, ito ang pinakaayaw kong hula, mga kaibigan. Hindi naman dapat talaga mangyayari ang isang bagay kung hindi ito hinulaan. Pero nangyari kasi nga ang dila makapangyarihan. Ibig sabihin, tinupad ng Diablo ang hula o binitawan na salita ng isang tao. Pinangyari ng Diablo yung sinabi mo. Ibig sabihin, imbis na hindi sana mangyayari ang isang kaganapan kung hindi ito sinabi o sinalita ng isang tao. Alam mo kasi kaibigan, ang Diablo ay tuso. Kung ano yung pinaniniwalaan ng napakaraming tao ay siyang tutuparin ng Diablo. Kaysa yung gusto niya, magkasala ang tao sa Diyos sa mga taong naniniwala sa hula. E tanong, bakit gusto ng Diablo paniwalain ang mga tao sa hula? E mamaya mga kaibigan, maririnig nyo ang dahilan at kung bakit nga ba. E pero, ipagpatuloy muna natin ngayon. Dagdag ko pa, ginagamit kasi ng Diablo ang sitwasyon dahil alam niyang makapangyarihan ang salita ng Diyos upang ang lahat ng ito ay isipin ng tao na gawa ng Diyos, lalo na kung hula mismo ni Rudy dahil siya mismo ay nagpo-post ng mga maka-Diyos sa kanyang social media. Malalaman nyo rin mamaya kung sa Diyos ba ang hula niya o kung kanino galing o kung sino ang nasa likod nito. Alam mo kaibigan, ang dila ng isang tao kasi ay makapangyarihan. Kaya anuman ang sabihin mo, maaari itong maganap. Eh hindi ako ulit ang may sabi niyan. Basahin natin dito sa Santiago 3:5. Ganito ang sabi. Ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng magagawang kayabangan. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Yan kaibigan, napakalinaw. Ang sabi, napakaliit ng dila pero malaki ang magagawa. Kaya nga hinalintulad sa isang kagubatan na may maliit lamang na apoy na maaari namang lumaki. E ngayon, baka may magsabi at magtanong, e munting kalaman, ang OA mo naman, wala namang masama na hulaan mo yung mangyayari. Mas maganda nga yun kasi napapaalalahanan ang mga tao sa maggaganap o mangyayari sa hinaharap. E mali kaibigan, sabi ko nga ang Diablo ay tuso. Ang gusto niya ay yung paniniwalaan mo o yung salita mo ay pangyayarihin niya. Tutuparin niya yung sinabi mo para yung iba maligaw o malihi sa katotohanan at para sa mga susunod na magsasabi ka ng hula, e maniniwala ka na. Sabi ko nga kanina, imbis na hindi mangyayari ang isang bagay, kung ito ay paniniwalaan ng napakarami, mangyayari ito dahil nga sa kapangyarihan ng dila at pinapangyari ng Diablo. E tanong, bakit tutuparin ng Diablo yon? Ano ang dahilan? At ano rin ang katibayan na masama ang manghula o gumamit ng mahika, mga kakaibang ritual, lalo na kapag nanghuhula ka sa pangalan mismo ng Panginoon? Masama ba ito? E mga kaibigan, hindi ako ang sasagot ng lahat ng tanong. Baka kasi sabihin nyo, nag-iimbento lang ako. At sasagutin ko na rin yung tanong kanina kung bakit gusto rin ng Diablo tuparin ang hula o sanalita ng isang tao. Pagsasamahin ko na po ito, basa dito sa Deuteronomio 18:10-12. Tignan natin ang sagot kung talaga ba ang hula ni Rudy ay sa Diyos o kalaban ba ito ng Diyos. Sa madaling salita, tutol ba ang Biblia sa ginagawa niya? Basahin natin, pakinggan ninyo. Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nang huhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador, o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sinumang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon, at dahil sa mga karumaldumal na ito ay pinalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Yan kaibigan, napakalinaw ng sinabi kung bakit ayaw ng Diyos at kung bakit masama ang manghula lalo na kapag ginagamit ang Panginoon o makapanghula ka sa kahit anong kaparaanan payaan. Kaya yan din ang dahilan ng Diablo kung bakit gusto niyang tuparin ang hula ng sinuman tao para maraming maniwala at matangay
para ipagkasala mo ito. Sabi kasi ng talata, huwag makakasumpong sa inyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae o nang huhula. Uulitin ko mga kaibigan, nang huhula. Gusto kasi ng Diablo dalhin ka sa katampalasanan, doon sa ayaw ng Diyos. Doon ka mismo dadalhin ng Diablo. Hindi ka lang basta dinala kundi paniniwalain ka pa. Kasi nga, natutupad ang bawat sinasabi tulad na lang ng mga hula na lumalabas sa social media. Kaya kasama dito ang hula ni Rudy. Ngayon, may sinasabi ba si Kristo tungkol sa mga hula o mga nagpapalayas ng demonyo? Lalo na kapag ginagamit pa ang pangalan niya gaya na lamang ng ginagawa ni Rudy? Hindi pa rin ako sasagot dito mga kaibigan. Magbabasa pa rin po tayo ng talata ng Biblia para mas malinaw at mauunawaan ang lahat. Mateo 7:22-23. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipang hula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila kailan may hindi ko kayo nangakikilala. Magsilayo kayo sa akin kayong manggagawa ng katampalasanan. Kita mga kaibigan, yan ang hatol at sasabihin mismo ng Panginoong Hesukristo sa mga taong gumagawa ng kasuklam-suklam tulad nga ng nasa Deuteronomio na huwag kang manghuhula o huwag makikipagsangguni sa mga espiritu. Dahil ang gusto kasi ni Satanas, gawing sinungaling ang salita ng Diyos. Gusto niya, palalabasin na ang Diyos ay sinungaling. Binabaliktad niya ang mga salita at utos. Dahil ang utos, huwag kayong maniwala sa mga hula o huwag kayong gagawa ng mga hula at mga ritwala. Kaya ang gagawin ng Diablo, babaliktad niya ito. Ipapagawa niya sa mga tao upang ang marami ay matangay. Sa makatuwid mga kaibigan, ang Diablo ay puro kasinungalingan at ang mga gumagawa ng mga hula o mga nakikipagsanggunian sa mga patay o sa iba pang ritual ay sa demonyo. Ops, teka, hindi pa rin ako ang may sabi niyan. Uulitin ko, Biblia pa rin ang magsasabi at sasagot. Bumasa tayo dito sa Juan 8:44. Pakinggan po ninyo ang pahayag din mismo ni Kristo. Kayo'y sa inyong amang Diablo. At ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng saganang sa kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Sobrang linaw mga kaibigan. Kaya kung sino man ang mga taong lumilitaw sa ating panahon na mga nanghuhula o mga nakikita natin sa social media na nagpapahayag ng mga kung ano-ano, huwag ninyong paniniwalaan dahil kapag naniwala ka, damay ka sa sumpa at kaparusahan. Eh mga kaibigan, paano kung naniwala ka sa mga gawang kasuklam-suklam tulad ng mga binanggit kanina? Alam mo ang mangyari? Impyerno ang bagsak mo. Uulitin ko, impyerno. Anong katunayan? Hindi pa rin ako ang sasagot at magsasabi, Biblia pa rin. Bumasa tayo dito sa Apokalipsis 21:8. Basa. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga kaibigan, nandito na rin ang sagot sa tanong kanina kung ang hula ba talaga ni Rudy ay kung kanino galing. Eh hindi ako ang sumagot. Kayo na po ang bahala na sumagot batay sa mga binasa ko na talata ng Biblia kanina kung ano at kanino galing ang kanyang mga hula. Kaya kung makapanghula man ang sino man o maging si Rudy man yan, eh alam nyo na ang sagot mga kaibigan. Tandaan nyo lang yung sabi ni Kristo, kayong sa amang Diablo. Yan mga kaibigan, alam ko,
Napahanga ko na naman kayo sa mga bago kong ikinuwento sa inyo. Alam ko rin, marami na naman kayong natutunan at nabusog ko kayo ng isang kaalaman na higit sa kaalaman ng nakakarami. Hindi kasi ako papayag na ang mga natutunan kong karunungan ay hindi ko maibabahagi sa mga taong alam kong nangangailangan ng sagot sa kanilang mga katanungan. Mga kaibigan, hanggang dito muna po tayo sa ating talakayan. Alam ko, kasabay nitong panonood ninyo ay nakasubscribe na rin kayo sa YouTube channel ni Munting Kaalaman. At bilang pangwakas, lagi po akong nagpapaalala sa inyo na hindi sapat ang kaalaman lang kung ang pagbabasihan ay gusto lang maging lamang. Ngunit, kapag galing sa puso na mayroong karunungan, isa lang ang kalalabasan, isang natatanging kaalaman o sa madaling salita, munting kaalaman. Oo, ang bawat pangungusap ay may kahulugan. Oo, ang bawat nakikitang batayan, merong katumbas na natatagong kaalaman. Ngunit, alinman sa mga salita o kwentong binitawan, hindi mo masasabing walang kabuluhan kung ang lahat ng ito ay meron ka na namang bagong nalaman at bagong natutunan. O paano mga kaibigan, hanggang sa susunod, paalam.